Hi guys! Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. In this video, pag-usapan natin ang iba't ibang online lending app na available na ngayon sa App Store o sa mga iPhone users. So, mapapansin niyo po dyan sa aking screen ang unang-unang online lending app na makikita niyo po kapag nag-search po kayo ng mga online lending sa inyong App Store. Nandyan po ang Acom. So, sa mga hindi pa kilala yan si Acom, si Acom po ay isang legit na online lending. At hindi lang po sila online lending, meron po silang mga physical offices na available din po sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas po. Maliit lang po ang interest na ino-offer ni Acom, kaya recommended po namin si Acom na utangan nyo po at installment din po ang pagbabayad sa kanila. So maliit din po ang kanilang processing fees at sumunod po sila talaga sa Lending Act ng Pilipinas. Kaya isa ito sa mga recommended namin dito at huwag mag-alinlangan na umutang po sa kanila dahil mababait po ang mga taga-Acom. Mapapansin niyo po yan sila, pati din po sa ang mga CSR nila ay mababait din po. Ang next natin ay si Casalo. Si Casalo din po ay isa din po sa mga recommended natin dito na hindi gaano kalaki yung interest compared po sa mga Loan Shark na online lending app. So, pwede kayong umutang dito at hindi rin naman kalakihan din yung ano nila, processing fees na hinihingi nila at yung interest din po ay makatao din naman po hindi gaya ng mga loan shark. So si Casalo ay mayroon ding mga physical offices available po sa Metro Manila at sa iba pang lugar sa Pilipinas din. So halos magkapareho din ito si Casalo nila Acom nila Home Credit. So ang next natin si yan si Piso Cash. Si Piso Cash po ay isa po yung loan shark at na violators din po yan ng data privacy. Kaya huwag niyo pong utangan yung Piso Cash na yan. Marami po ang nahaharas nating mga kababayan na umutang sa kanila. So mag-ingat po sa mga loan shark na mga ula na ngayon po ay nag-expand na po. Hindi lang po sila sa Android. Ino-offer na din nila sa mga iPhone users kasi gusto din po nilang makapanloko or makapangbiktima ng mga iPhone users. Next natin si Piso Loan. Ayan, si Piso Loan din po ay isa din po yung loan shark at violators din ng data privacy. Although karamihan sa kanila ay mga SEC registered, pero yun nga, loan shark at saka nag-violate ng data privacy. Gaya na lang din po ni Happy Pera to. Mas marami din po na naharas yan si Happy Pera to. Kaya mag-ingat po kayo niyan. Si Casmi din po. Nako, ang daming bad feedback tungkol po sa kanila. Yeah. Loan shark din po yan. Gaya ni Happy Pera to. Si Casmi. And then si PD Cash. Yan din. Loan shark din po yan. Pag sinabing loan shark, yan, mga haras po yan sila. At nananakot. Ipapahiya din po kayo. Si Lin Pinoy ay isa din ito sa medyo hindi gaanong nakakatanggap ng hindi magandang review pagdating sa panghaharas at pananakot. Si Lin Pinoy, ang nababasa ko po karamihan sa kanila ay masyado silang istrikto at karamihan sa mga nag-apply po sa kanila ay disapprove, lalo na pag hindi ito qualified sa ina-apply ang loan amount. So, si Lin Pinoy po ay pwede nyo po rin subukan yan dahil least bad feedbacks po sa kanila at mababait po yung mga nila, mga CSR. So, si Pera App din po ay popular si Pera App ngayon sa Messenger ng na App Store. Si App Arcas din ay isa din po ito sa mga loan shark, si Piso Express, ganun din. Then, si Madala Loan. Nako, si Madala Loan. Mag-ingat kayo dito. Kasi, ang dami ng bad feedbacks tungkol po sa kanila.
at lalo na itong susunod, si Kusog Pera. Madalalon at si Kusog Pera, sikat na sikat yan sa panghaharas at pananakot. Tapos ito naman si Pisokyo. Yan din si Pisokyo. Ano din yan? Malupit din yan mangharas. Malulutong na mura ang matatanggap nyo kapag ini-ignore nyo po sila. Then next natin si Ipiras. Wala din po. Huwag kayong sumumok dyan kasi malupit din yan. Mangharas, pati si Snapera. Yan si Snapera, sikat talaga yan. Oo, sikat na sikat yan. Pag pangalan Snapera, nako, huwag na kayong ano, huwag nyo nang subukan. Si Face Loan, ganun din. Loan Shark na nangaharas pa. Si FT Cas, wala ako masyadong na-receive na ano nito, feedback. And then, ito din si V Cas. Si Tindo Pinoy, maganda din utangan to si Tindo Pinoy. Buy now, pay later po ang estilo ni ano ni Tindo Pinoy. Maliit lang din daw ang interest nito. Not sure kung totoo. Si Casby, isa din ito sa mga nanghaharas at nananakot. Si Prima Cas, ang last natin, isa din ito sa mga loan shark at hindi gaanong tinatangkilik din ng mga tao. So, marami po ang nadadagdag na mga online lending app na ngayon sa App Store, or para po ang target ano nila, ang target market nila ay mga iPhone users. So lumalawak na yung ano nila ngayon, lumalawak na yung coverage ng kanilang operasyon sa mga online lending apps. So, kaya mag-ingat po, hindi po lahat na anong tawag nito, lending app ay makakatulong sa inyo. Karamihan dito ay makakatulong nga, pero iba yung tulong na idudulot nito, kundi sakit ng ulo, problema at depression pa. Dumating pa kayo sa point na magkakaroon kayo ng anxiety dahil nga pag hindi nyo po nabayaran sa tamang panahon, nako, ang mga collectors po ng mga online lending app ay grabe. Wala pong patawad yan. Walang pinipili kahit sino ka man. So, sa available na mga online lending app na makikita natin sa App Store, ang dalawa lang na maaaring ninyong, or tatlo, pwede ninyong subukan ay itong si Akom at saka si Casalo. And then, i-bonus nyo na si TindoPay. So, yan po yung medyo matitino na mga app or lending company na available sa ano, sa inyong mga iPhone. So, mag-ingat po kayo sa mga online lending app na bilong po or sakop ng launch member ng mga loan shark na online lending at saka yung mga violators ng mga data privacy natin. Yung data privacy kasi ginagamit po nila yan panakot at pangganti sa inyo kapag hindi po kayo nagbayad or na-delayed kayo ng bayad. Mag-ingat po sa pangungutang online dahil isa po itong malaking responsibilidad. Responsibilidad na kailangan nyo pong panagutan based po doon sa agreement na pinag-uusapan ninyo with online lending. So maraming salamat, hanggang sa muli. Paalam!